Ready. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. On today's vlog naman po, pag-uusapan natin kung ano po yung mga dokumento or yung mga requirements na hinahanap po dyan sa airport sa Pilipinas kapag po kayo ay paalis. Okay? So there are two sets. Una po yung basic requirements. Pag sinabi po natin basic requirements, yun po ay pare-parehas lamang po na hinahanap regardless kung saan man po kayong bansa pupunta. Okay, para po sa mga OFW dyan. And then syempre yung pangalawa, yung additional requirements, which is nakadepende po yan sa country of destination, sa inyo pong bansa na pupuntahan. Okay, so mabilis lamang po ito. This is a quick guide para at least kahit papaano po ay ma-refresh yung inyo pong kaalaman, di ba? Para at least mapaghandaan nyo po kung kayo po ay pabalik na sa inyong bansa na pinagtatrabahuan. Okay? So gaya po sa nakikita nyo sa mga vlog ko dati, napaka-importante po na organize po tayo, di ba, sa mga dokumento, lalo na po tayo ay pa-travel. Huwag po yung mga kung saan-saan lamang natin nilalagay, like sa bag, yung iba'y hawak natin. That is very prone po na ma-misplace po natin yung dokumento. At syempre, pag na-misplace po natin yung dokumento sa airport, ay napakalaking problema yan. Okay, so huwag na po natin patagalin pa. At kung bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. Siyempre, yung pinaka-importante po ay ito, passport. Dapat po valid ang passport ninyo. At least 6 months valid, di ba, before po kayo mag-travel. And next one, napaka-importante din po nito, ha, ang OEC po natin, ang Overseas Employment Certificate. So, ang advice ko po sa inyo, sana po mag-print po kayo ng 3 copies ng inyong OEC, diba, before po kayo pumunta sa airport. Kasi, diba, pag may mga terminal fee refund po tayo, kinukuha po nila yung isang copy niyaan. Okay? At ito po, warning ko po sa mga kababayan natin na nagbabalak po na mameke ng kanilang dokumento, please, huwag nyo na pong itry or attempt na gawin yan. Kasi, yung atin pong immigration, di ba? They have all their means para po ma-verify yung ating dokumento. At pag napotonayan nila, na peke yung dokumento na pinakita mo, pwede ka pong ma-blacklist at hindi ka na po makalabas ng bansa. Di ba? Sayang naman po yung opportunity. So, yung OEC, alam naman po natin na pwede po tayo makapag-generate nito online. Diba, kung tayo pa ay balik manggagawa, or pwede po tayong makakuha ng OEC dyan sa opisina ng mga POA natin. Okay? And next one is yung atin pong flight ticket. Yan, confirmed flight ticket. Nakita nyo naman po, meron po siya ditong perma. Ibig sabihin po, meron po kasing verifier ng mga documents doon sa airport para at least may ensure na kompleto po yung inyong dokumento before po kayo pumila. Okay. So, yun po yung mga basic requirements na hinahanap po sa visa check and sa check-in counter. Another one is, ito po, re-entry visa. So, dapat po ay valid din po ito. Okay. So, and then, yung One Health Pass po, hindi po yan hinahanap kapag palabas po kayo ng Pilipinas. Kailangan lamang po yan pag papasok po tayo ng Pilipinas. Okay? Uulitin po natin, ang One Health Pass ay kailangan po for incoming travelers papunta po ng Pilipinas. Palabas ay hindi po yan kailangan. Next one ay yung negative RT-PCR. Okay? So in most cases, sa mga bansa po sa Middle East ay hindi na po kailangan yung negative RT-PCR. At dito din po sa Saudi Arabia, kapag pabalik po kayo dito ay hindi po yan kailangan o hindi po yan requirement. So, syempre, nagdagdag po ako or naghanda po ako aside from those na na-mention ko like passport, OEC, ticket, and visa, niready ko na rin po yung aking vaccine certificate just in case nahanapin po nila. Pero hindi po ito hinanap, guys. Tinanong lamang po ako kung may tawakal na ako. And then sinabi ko naman na, oo. And the next one, di ba? Yung mukim registration natin pag kayo po ay pupunta ng Saudi Arabia, yung arrival registration. So sa ngayon po ay hindi na po ito hinahanap dyan sa Pilipinas, pero
I think it's much better na nakapag-register po kayo at least 72 hours before your flight, just in case na hanapin lang din. Okay. And syempre, pag wala na pong problema sa lahat-lahat, ay bibigyan na po kayo ng boarding pass. So ito po yung napaka-importante. Ibig sabihin, cleared na po kayo. So sa mga nagtatanong dyan, hinahanap po ba yung insurance sa airport? So hindi na po yan hahanapin doon, guys. Okay? As long as may OEC na po tayo. Kasi yung OEC po, siya pong nagsisilbi na exit clearance natin. Doon pa lamang po sa POEA, pag doon po kayo kukuha ng OEC na yan, doon po yan, doon po kayo pipilitin o i-require na magbayad po ng mandatory insurance na yan. Okay? At the same time, yung pag-ibig. Pero, yung SSS at PhilHealth po, hindi po yan mandatory na bayaran, hindi po siya compulsory. So, depende po yan sa inyo kung mag-update po kayo ng payment sa inyo pong SSS at PhilHealth. Pero hindi po siya mandatory. So, next one, pag kayo naman po ay nakatapos na sa check-in counter, syempre, diretso na po tayo sa immigration. Sa immigration naman po, ano po ang hinahanap doon? Syempre, ipapakita po ulit natin yung ating passport. Diba? Yung atin pong visa, yung atin pong OEC, diba? At syempre yung ating boarding pass. At the same time, meron po kayong pipirmahan na departure card. Maliit po siya na card. Nandyan lang po yan nakalagay sa mga check-in counters. So pwede po kayong kumuha kasi ipipresent po yan doon sa immigration. And once sa immigration, kung kayo po ay newly hired, so hahanapin din po nila yung inyong PDOS certificate, yung pre-departure orientation seminar certificate. Okay? At kung kayo po ay newly hired, posibleng hanapin din po yung inyong work contract. Okay? So yun lamang po yung mga hinahanap sa ngayon, 'di ba, diyan sa Pilipinas kung kayo po ay pabalik na po sa inyong bansa na pagtatrabahuhan. Napakasimple na lamang po ng requirements, 'di ba? So sana po ay mapaghandaan po nating mabuti. Okay, yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Just in case, meron po kayong mga dagdag na katanungan, questions, reactions, comments, or just in case there is something important na hindi ko po nabanggit, ay please correct me po at ilagay niyo po yan sa ating comment section sa baba. Marami pong salamat, guys. Always stay safe and God bless.